Hello guys, welcome to our channel. So, meron tayong DIY guys. Maglalagay tayo ng trunk or boot light dito. DIY to para sa mga owners ng Suzuki Celerio Gen 2. So, may nabili ako sa Lazada. Ito ang ating ikakabit dito. Ayan ang style niyan. Dito ko yan ikakabit. So, nabili ko to nung sale ay 85 pesos. So, ito ay LED plate light. Kaya ito pinili ko kasi, ayan guys, kaya yan ang pinili ko. Kasi pag nilagay ko yan dito, ang ilaw niyan is pababa. Ayan, pababa. So, kung pababa ang ilaw niyan, paganoon ng dating ng ilaw. Kaya ito yung pinili ko. Ayan, dyan ang forma niyan. So, kailangan natin ng ganito or any light na LED na mabibili nyo sa online, pwede nyo ilagay. It's your own choice. Pwede. Ang importante, malalaman nyo kung saan natin itatap yung connection ng wire para sumabay sa pagbukas ng ilaw kapag nagbukas tayo ng ating pinto o nagbukas tayo dito sa likod at kusang bubukas ang ilaw. Nasa inyong choice din kung dapat nyo lagyan ng switch or hindi. May mga nabibili rin guys na LED na may switch. So ito, choice ko to na wala siyang switch at LED naman to at hindi mainit. So sa ating DIY, kailangan natin to. Gagamit tayo ulit nitong mga plastic trim removal. So, gagamit din ako ng double-sided para pag dinikit ko, pag nilagay ko to dito, gagamit tayo nito. Gagamit tayo ng electrical tape, cutter wire, to wire dalawa na ang haba is 3.5 meters, gauge 18. So, tara, samahan nyo ako magkabit ng trunk or boot light sa ating Suzuki Celerio Gen 2. Guys, tatanggalin natin to. Dito natin padadaanin yung wire. Para malis natin to, adisin din to. Plastic. Ito kinakamay lang. Adisin natin lang itong gamit. Adisin natin to. Para maluwag lahat. Maluwag ang ating working place. Walang abala. Mga clip. So para maalis natin to, alisin din natin to. Nakamay lang. Ayan. So guys, maluwag na. Tanggal na natin. Dito, inaalis din natin to. So lahat aalisin natin to guys dahil dito tayo magtatap ng wire. Yun. So guys, nakikita nyo to. Ito yung cabin light. Yan yung linya ng cabin light. Dito tayo ngayon magtatap. Dito. Kaya inalis natin yan. Dahil dito tayo magtatap. So para maalis natin yung wire niyan, hugutin natin yan sa fuse box sa ilalim. Nakikita nyo yung tatlong wire na yan. Yan yung kailangan natin alisin. Pisilin lang natin sa taas yan.
Parang ordinaryong ano lang yan, sakit. So, ito, pag pindot nyo, may tutunog dyan. Hatak. Okay, yan. Tanggal na. Yan. So, kaya ako tinanggal yun doon para maganda yung connection natin. Maging maayos. So, ito. Alisin natin ito. Yan. Yan. So, ugot na. Takay na natin wire. Kaya natin tinanggal doon para mas komportable tayo mag-connect ng wire. So, yung kulay white, ito yung white, yan yung positive line. At yung blue, yan yung negative line. So, dito tayo kukonek. Ignore natin tong black na yan. Hindi tayo dyan magkukonek. Kundi dito sa dalawa. So, unahin natin yung positive kasi maglalagay ako ng fuse. Okay, dito. Magka-cut tayo, ha? Okay. Ngayon, gagawa naman tayo para sa negative line. Kailangan magkalayo. Dito tayo kukuha ng negative. So, nabuna natin. Yan. Yan. Ito guys, tukto na natin. Yan. Ayos na. So, ganyan ang linya niyan sa baba. Tapos, pagsaksak natin. Yan. Sasaksak natin. Ganyan. So, ayusin na natin muna dito. Double check. Ito yung dilaw ay positive. Pasok natin dito guys. So guys, kailangan marunong tayo magkapa. Yan, okay, pumasok na. Okay. So guys, nakabit na natin yung wire. So lilinyahan na natin. Pero bago yon, double check natin kung gumagana yung cabin light sa loob. Kasi pag may mali sa gawa natin, hindi iilaw to. Ayan, umiilaw mula sa open, door, off. Okay. So, dito naman tayo mag-testing kung gumagana yung wire. Gumagana yung kinabit natin bago natin ilinya. So, ito yung negative, kulay blue. Ito positive. Natin. So, umiilaw. Okay. So, good. So, linyahan na natin. Linya natin. Pero bago yon, guys, dahil live to, bukas yung pinto habang gumagawa tayo, ay takpan natin to. Madikit sa ano eh, sa metal. So guys, latag na natin. So, meron ditong kabitan talaga yan ng mga wire. Sunod lang, iipit lang natin yan dito. Yan, ipit na yan. So, ito pa. Ipit na yan. Yan lang yan. Alisin muna natin. Ay, mali. Sa labas, sa loob dapat. Sa loob lagi ng carpet ha. Yan. Kaya ako dito nilagay sa ibabaw yan para hindi didikit sa metal. So, iwas dikit tayo sa metal. Pero okay lang dumikit naman sa metal yan.
Makapal naman yan eh, at may fuse. Hanggat walang balat, safe. Kulit natin. Ano lang ang procedure? Yan, holder ng wire yan eh. Yan. Uy, ito, may kasama na tayo. So, ibabaw natin yung mas maganda. So, para hindi siya ma yan. Tapos ipit ng carpet. Guys, ngayon lalagyan natin ng mga terminal. Wala natin lagyan ng terminal, guys. To. Lalagyan natin terminal to para dito. Eksakto lang, itong wire na to ay 3.5 meters. Ito yung negative. Ito yung gagamitin natin terminal para sa negative. So, kailangan, ito yung iipit sa wire. Sa copper mismo. Ito para sa wire lang. Tutol tayo. Piraso lang. Kapalan natin ng konti. Yan. Nabibili talagang ano nito yung pang-ipit eh. Wala tayo nun. At biram naman ako gumamit nun. Yan. Clip na. So. Ito ngayon, ipit natin yung wire para di siya mahugot. Oops. So, wala akong nabiling ano eh. Asawa ni, yung may cover, wala akong nabili. So, babalutan na lang natin yan ng electrical tape. Pag may nabili ako, papalitan ko na lang. Kasi ako nahanap. So, pasensya na kayo. Hindi ako ganun kagaling sa wiring, ha? So, ay positive. So, medyo makitid lang to. So, hindi na natin kakapalan. Yung isa kasi kinapalan natin eh. Ingat guys ha, huwag itikit sa body. Lock na. Wire naman ang EPT natin. Thank you.
natin. Yan. So, tipan kagad natin. Kung may mabibili kayo guys na may cover, may nabibili talaga nun, mas maganda. So, dito kasi wala akong nabilihan, kaya tape muna ang gagamitin ko. Palitan ko na lang sa susunod. Yan. Negative. So, positive naman tayo. Yan. So, tape. Guys, testing na natin. You know. Ha? Is na. So, lagyan natin tape. So, guys, sara natin yung pinto ah. Tignan natin. So, pag sinara natin yung pinto, may delay ang off ng ilaw. Balik na natin lahat ng tinanggal natin. Yo. So guys, ang rules natin, ang huli natin tinanggal, yun ang una natin ibabalik. So ito, it, yung A pillar ang huli natin tinanggal, so una natin ibabalik. Balik natin itong wire na to, yung clip. Kalimutan natin balik kanina. Okay. So, balik natin to. So, guys, sa pagbalik nyo, kunin nyo itong clip dito. Kasi, pag hindi nyo kinuha, hindi lalapat yan, ha? Ito, nandito yan. May iiwan yan pag hinugot natin to. May guide naman lahat ng pagbalik. Hindi tayo maliligaw. Dito. Next. Check natin wire. Okay naman. Next. Ito. Ito muna natin. Ito una natin babalik. Ito. Nalagyan na natin ng double-sided. Ayan. Para hindi na tayo guys magsira ng ating sidings. Pwede rin naman natin tornilyuhan yan. So, mas pinili ko gumamit ng double-sided. Kunin natin yung gitna. Yan. Dikit na. So, connect na natin. Yan. Yun. Meron na tayong trunk light sa likod. So, for safety, tetapean ko naman to. Lagi tayong safety. So, kanina guys, na nadikit ko yung negative, ay yung positive, naputukan ka agad ako ng fuse. So, guys, naputol ka agad yung fuse ko. Yan. So, napaka-importante na may fuse tayo. Nadikit ko kanina. So, ingat. So,
yan na guys. Is na. So, hanapan natin ang magandang pesto. Ito. Yan. So, balik na natin. Kailangan tanggal lahat yan guys eh. Hindi matatanggal to pag hindi to natanggal. Yan. Ang panghuli, ito. Tapos. So guys, natapos na natin ang ating trunk light or boot light para sa Suzuki Celerio Gen 2. So guys, mamaya tignan natin sa dilim kung gaano kalakas ang ilaw na ito. So guys, ganyan kalakas yung ilaw. That's all guys. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming, maraming salamat po.